Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magsisinungalin sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipabahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus, Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga minamahal ko mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa kadalawampung linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo ay tungkol sa kwento ng isang mayamang lalaki, isang mayamang binata na nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo po, ang katanungang ito ng binatang ito ay maganda rin katanungan sa ating buhay. Kapag ka ako ba'y namatay, saan ba ako tutungo? Kaya maganda itanong sa inyong mga sarili. Kapag ka ako ba'y lumipas sa daigdig na ito, saan ako pupunta? Dalawa lang naman daw ho ang ating pupuntahan. Isang mainit, at isang malamig. San ho ang gusto ninyo? Alam niyo po, napakahalaga ho ang katanungang ito sapagkat isa sa pinakadakilang pwedeng pangarapin ng tao sa mundong ito ay ang makarating sa kalangitan. Sapagkat baliwala kung ano ang meron ka at ano ang ginagawa mo ngayon kung pagkatapos naman ng buhay mo sa daigdig na ito ay hindi sa langit ang tungo mo. Kaya nga mga minamahal kong mga kaibigan, napakabuti ng Poong Jesus Nazareno sapagkat ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa ating lahat kung papaano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang bagay. Una, huwag maging attached, huwag ulubusan nakakapit sa mga bagay o mga material na bagay sa mundong ito. Narinig natin sa ebanghelyo na napakayaman ng lalaking ito. At the same time, siya po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ginagawa niyan lahat. No? Hindi siya nagnanakaw, hindi siya nangangalunya, hindi siya nagsisinungalin, at marami pang iba. Pero kung titignan natin,
wala naman talagang problema ang lalaking ito. Ganyo ah. Baka nagdadasal din naman. Pero magkagayon pa man, kung patuloy natin pagninilayan ang buhay ng lalaking ito, makikita natin dun sa bandang huli. Anong sabi ng ating Panginoon? Kung gusto mo magkaroon ng ganap na buhay, ng kaligtasan, iwanan mo, ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Anong ginawa ng lalaki? Malungkot siyang umalis sapagkat siya'y napakayaman. Wala namang problema, sumusunod siya sa mga utos ng Diyos. Pero nakaatat siya sa kayamanan ng mundong ito. Mga minamahal ko, mga kaibigan, isang katotohanan ang sinasabi sa atin na ang mga bagay sa mundong ito, na kahit ito'y pinaghirapan at pinagpawisan natin, ay hindi makapagdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong maging attached dito. Huwag tayong masyadong nakakapit dito. Bagkos ang kapitan natin, una at higit sa lahat, ay ang Poong Jesus Nazareno. Hindi lamang tayo nagdarasal. Hindi lamang tayo nananalangin. Hindi lamang tayo nagnonobena. Kung hindi una at higit sa lahat, tayo ay nagsasagawa ng ating pananampalataya sa ating Poong Jesus Nazareno sapagkat ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa, simple lang, pero mahirap gawin. Tumulong sa mga mahihirap. Tumulong sa mga nangangailangan. Alam nyo, mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mga bagay na meron tayo, regalo naman ng Diyos ito sa atin. Pero dapat malinaw din sa atin na mga bagay, kung ikaw ay mayaman o nakakaangat sa buhay, na mga bagay na pinagpaguran mo, ano paman, ay hindi naman totaling sa iyo talaga. Kung hindi regalo ito ng Diyos upang gamitin mo din sa pagtulong sa kapwa, sapagkat ang mga bagay na meron kay pwedeng maging kasangkapan mo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Gamitin mo ang mga bagay na meron ka para sa pagpasok sa kalangitan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Pero lilinawin natin, Father, tumutulong ho ako. May totoong pagtulong. Ha? May tunay na pagbibigay sa kapwa. Ano po yung tunay na pagbibigay? Alam nyo po, ito po ang nagiging problema natin minsan. Ang tunay na pagbibigay ay nararamdaman mong ikaw ay nawalan at nasaktan. Kasi may nagbibigay na sobra na sa kanila at basura na sa kanila. Alam nyo po, ako po ay from Quezon Province. Well, ang alam nyo naman po ang Quezon Province, daanan ng bagyo. Kaya madalas ho kami ay panay bagyo kami. Kaya may mga araw o kaya may mga taon na umaasa lamang kami sa relief. Kasi nasisira yung daan. At nagpapasalamat naman ho kami at maraming nagbibigay. Pero gayon pa man, may mga nagbibigay na basura lamang sa kanila. Bakit? Minsan ho, naranasan ko na binuksan namin yung karton. Ang nakalagay, trahedy boda, pang-Amerikano, pang-Amerikana, uniform ng Jollibee, o ano paman. Mga minamahal ko, mga kaibigan, sa tingin nyo po, ito ba ang tunay na pagbibigay? Hindi ho. Sapagkat ang tunay na pagbibigay ay naramdaman mong nasasaktan ka sapagkat iyan ay mula sa pusong
nagmamahal at kumakalinga. At iyon ang tunay na pagbibigay. At diyan ka titignan ng ating Poong Jesus Nazareno upang tanggapin ka sa kalangitang pinapangarap mo.